Samantala, upang maipamalas ang magagandang tanawin, mayamang kultura at tradisyon ng Caraga Region, mahigit 100 riders ang nakilahok sa motorismo campaign ng Department of Tourism na malaki ang magiging abag sa pagpapalakas ng turismo ng rehiyon. Lalo't karamihan sa mga rider ay vlogger din. Ang sentro ng balitang yan mula kay Jennifer Gaetano ng PIA Caraga. Nasa 150 mga Caraganon riders ang nakiisa sa Riders Recharge Year 3 Motorismo Campaign ng Department of Tourism sa Caraga Region na layong maipakita at mapalawig pa ang kaalaman ng mga turista sa magagandang lugar sa rehiyon. Ayon kay DOT Caraga Regional Director Lina Arena, isa itong libreng leisure ride ngayong new normal at hindi kompetisyon kaya't dapat i-enjoy lang ng mga kalahok ang biyahe. Anya, malaki ang tulong na maiaambag ng mga riders sa pagpromote ng turismo ng Caraga Region, lalo't karamihan din sa mga ito ay vloggers. On our third year, with strong 150 riders, growing from 100 riders last year. We just get better each year to think that we started 3 years ago amidst the pandemic. Hinikayat din ni Nasaira at Reynald na kabilang sa mga aktibong lumahok ang iba pang riders na sumuporta at tuklasin ang magagandang lugar sa rehiyon at ibahagi ito sa mga turista. Ni-join ko aning Caraga Motorismo kay para ma-explore na ko ang beauty sa kada munisipyo o province there is sa Caraga. Enjoy. Tapos makaambag sa kuwan sa turismo. Para masiguro ang kaligtasan ng lahat at maiwasan ang aksidente, may paalala si Police Major Andrew Ponay, Provincial Officer ng Highway Patrol Group ng Surigao City. Kung may violation po sila, talagang i-accost po namin. So, lalo yung overspeeding, reckless driving, at saka yung mga illegal attachment, yung blinkers, mga sirens, bawal po yun. Mula Butuan City, nilibot ng Caraganon Riders ang mga lugar ng Agusan del Sur, Surigao del Sur, Surigao del Norte, at Agusan del Norte. Jennifer Peña Gaetano ng Philippine Information Agency, Caraga, para sa bayan.